Tupo? Ano po yun? Siya ang sumusundo sa mga kaluluwa. Hindi na mailigtas. Papuntang sa impyerno. Ramon! Sir Ramon, kumusta ako? I'm fine, Paul. Email? Another surprise visit? Ah, hindi. Ngayon talagang misa dya ako. Isang bagong detalye tungkol sa ating mga plano. Ibig sabihin po ba, itong tagasundo na to ang kumukuha sa kaluluwa ng hindi ko naliligtas? Tama na, Daniel. Pero, walang kakayahan ang tagasundo na dali ng tao sa kasamaan. Kaya kailangan, Nathaniel, maging matagumpay ka sa iyong misyon para wala nang makuha ang kaluluwa ang tagasundo. Paalala mo sa mga tao ang kanilang kagandahan at kabutihan ng kanilang puso. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para magtagumpay po sa misyon ko. Para wala pong kaluluwa ang madala sa impyerno ng tagasundo. Patuloy kang maniwala sa iyong kakayahan, Nathaniel. Pareho ng tiwala namin sa iyo. Tandaan mo, Nathaniel, buksan mo ang iyong mga mata. Tignan mo ang senyales sa langit. Salamat po. Sa tingin mo, if we are to hold a gathering, gaano karaming tao ang pwede nating tipunin sa mega city na ito? 100,000, easily. That's perfect. Nakakatakot naman yung tagasundong yun. Kaya po, kailangan ko pong tulungan yung mga tao na naliligaw sa masama. Yung alam naman nila na mabait naman sila bago pa mahuli ang lahat. Katulad ni Dexter. Alam mo, hindi ko naman ganun kakilala yung Dexter na yun, pero kung tama ang hinala ko tungkol dyan kay Abiel at kay Sir Paul, at kung tama ang kudob ko na itong si Dexter ay may kinalaman dyan sa mag-inang yan. Hindi malayong isa sa mag-inang yun ang dahilan kung bakit naligaw ng kasamaan niya si Dexter. Hindi po natin pwedeng husgahan sila. Ano po pinaplano niyo? Bakit hindi tayo magdaos ng anibersaryo ng business club mo dito? Think about it, Abiel. Sana mali ako. Pero kung tama ako, alam mo, hindi lang yang si Dexter ang makukuha ng tagasundo, kundi lahat ng tinuturuan ni ABL, lahat ng mga alagad nila. Eh, halos isang bayan yun. Imbitahin mo lahat ng chapters mo mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. This is your chance to show the whole world kung gaano kalakas ang ABL Business Club. At pag dumating yung takdang panahon, dahil sa ginagawa niya si ABL, buong bayan ang dadali ng tagasundo sa impyerno. Kung ganun po, sina ABL at Sir Paul po ang kailangan kong baguhin. Sila po ang magiging misyon ko. I don't see anything wrong with that. We can do that next year. No, ABL. I'm talking about the anniversary this year. Ramon, that's too soon. We won't have enough time. Oh. I'm sure you'll find the way, AVL. Ikaw pa. Hindi mo na mababago yan si AVL at si Sir Paul. Pero ang pwede mong mabago ay yung mga alagad nila, yung mga naliligaw. Tama po kayo, Tay. Isa-isahin ko po sila. Ayun nga eh. Hindi nga ganun kadali eh. Di ba yung sinabi ko kanina? Isang buong bayan yun. Yes, Martha? Totoo ba itong nabalitaan ko? Namatay na yung lalaki na responsable daw sa sunog sa barangay Katarungan? Yes. Yes, totoo. Pero Martha, yung totoo. Kaya ka ba tumawag dahil dyan? Well, no naman. I wanted to ask din kung okay ka lang. I'm okay. Oh, sige na. Nagmamaneho ako eh. Nagmamaneho ka? Pauwi ka na ba? Hindi pa naman. Saan ka pupunta? Basta Martha, meron akong gusto makita. Ah, sige na. Bye. Okay. Bye. Ano mo kuya? Bro, di ba talaga magbiro yung tandaan na, ano?
Tulad na lang yung Dexter Malgapo, yung umaming sumulog sa barangay Katarungan. Parang tsubibo yung buhay nun. Ano mo yung manasabi, Tsudimas? Eh, di ba nga, mahirap yun. Tapos sa sunugan, sa kulong, tapos yung mamam. Tapos yun, nakaksidente. Wawa na, ma'am. Dimas, kung magsalita ka, nakita mong kamamatay na ng tao eh. Wala naman ako sinasabing masama. Nagkukomento lang naman ako, ah. Abner, bakit nakatulala kayo ni Nathaniel? Anong nangyari? Wala, mahal. Kasi nakausap namin ni Nathaniel yung Dexter na yung bago mamatay. Kakaawa din talaga. Anak, antinig ha? Ibinigay panindam mo, pero may utos ako sa'yo. Kaya ka? Sir, ano po bang pag-uutos niyo? Gano'n-gano'n na yung isip ko, te. Nay, kayo po ba yung nanay ni Dexter? Ako nga. Bakit? May nagpapabigay po ng abuloy. Ang sabi lang po, isang nagmamalasakit daw po sa anak niyo. Ayun po. Saan? Malis na po eh. Sige po. Salamat. Hey, Mas Dimas! May chismis kami sa inyo ni David. Oye, ay. Solomon, kung may bala ka magkalat ng chismis, huwag mo idadama yung pangalan ko dyan, ha? Eh, mabuti naman yung sabihin natin kay Boss Dimas, ha? Eh, sa tingin ko lang naman kasi, hindi na dapat malaman yung mga ganyang bagay. Ano ba yung sasabihin nyo? Oh, basta, ako, wala ako dyan. Eh, di out ka na rito, chupi. Pero boss, kasi tingin ko kailangan mong malaman to. Alam niyo yung dati niyong inuupahan? Mm. May bumibili na daw. Isang negosyante na matagal ng member ng AVL Business Club. Ha? Huh? Teka. Saan ka ba yung narinig ko? Oo, aling bet. Finally, mukhang nakuha na rin itong si Abner Bartolome yung ating message. Yes, ma. Mukhang tumahimik na rin si Abner Bartolome na yan sa wakas. That's great. That it's going to be business as usual for us. Yung Mega City? Maalam mo, nagtataka ako. Kung bakit sobrang minamadali ni Mr. Roman yung project na yan, hindi ko maiintindihan. Well, hindi ko rin alam kung bakit. But whatever his reasons are, it's going to be good for us. Because the faster the project materializes, mas mabilis din yung pasok ng pera sa atin. Totoo, mahal. Alam mo, pakiramdam ko, sinasadya talaga nila to eh. Pinahihirapan nila tayo. Di na tama to, mahal. Halit, teka muna. Saan ka magpupunta? Kakausapin ko na si ABL. Eh, sobrang nang ginagawa niya sa pamilya natin eh. Ay, shh! Hindi, nahayaan mo na. Makabuka nga dito. Buka dyan. Ang the best na gagawin natin sa kabila ng gantong sitwasyon, ipakita natin sa kanya na kaya natin bumangon. Hindi tayo papatol. Pero mahal, sa tingin ko naman dapat meron akong gawin tungkol dito. Eh, ito na nga. Maghahanap buhay tayo. Magtutulungan. Yun ang dapat natin gawin sa kabila ng mga problema, ha? Maliwanag ba yun, mahal? Kung totoo may kinalaman si AVL sa pagpapalaya sa amin sa bahay, pwedeng naapektuhan na din ni AVL si Lola Gina. Baka isa siya sa misyon ko. Sara! Sara! Diyos ko, ito, batang to hanggang ngayon!
Sara, sumagot ka lang! Hindi mo ba ako naririnig? Lola! Sara! Ano Lola? Pa? Pasensya na po. Hindi ko po kasi maiwan yung piniprito ko eh. Puro karason eh. Yan na ako anong sinasabi mo, kung ano-ano pa. Eh, paano kung inatake ko sa puso, ha? Lola. Aber nga, tingnan ko! Sige lang, Lola. Ituloy mo lang ang pang-alipusta mo sa apo mo. Dahil hindi na magtatagal, ikaw na ang kukunin ko. Salamat eh. Balik ka ulit ah. Dimas? Leia? Buti naalala mo pa. Oo naman. Sino ba naman makakalimot sa... kakain ba kayo o magmimerienda? Ay, hindi. Napadaan lang kami. Ay, oo nga pala. Fiancé ko, si Arturo. Kakasal ka na? Oo. Congrats, Arturo. Salamat, congrats. Sa'yo itong karinderya, Dimas? Oo. Hindi. Parang ganun na rin. Sa ate ko to eh. Ay, hello po. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakakatawa ka pa rin. Sige na. Mauna na kami, ha? Sige. Ingat. Pwede ba? Huwag mo kong pinaglololo ko, ha? Hindi ko na nalamalayan. Ang tagal-tagal mong umuwi. Lola, di ba sabi ko naman po sa inyo, meron ba akong group work dun sa bahay ng kaklase ko? Naku, eh, boyfriend ka na naman eh. Alam ko yan eh. Para kang yung pinsan mo. Ganyan din yan eh. Gusto lang mag-asawa tapos iiwanan ako? Lahat kayo gusto ganun ang gawin sa akin na iiwanan ako! Yan naman tayo, Loli. Bakit po ba lagi niya iniisip? Ni minsan hindi po sumagi sa isipan ko na iiwanan kayo. Lola, mahal ko kayo. Kano nga magdrama-drama dyan? Binobola mo lang ako eh. Bakit ba hindi ka nalang lupayas? Umalis ka na! Hindi kita kailangan dito! Hindi kita kailangan! Ang dami kong pera, pwede kong bayaran kahit na sino mga nurses na gusto ko. Naiintindihan mo ba? Ang nalob, lumayas ka na. Hindi na kita makitadal. Alam ko namang ayaw mo na rin sa akin at ayaw ko na rin sa'yo! Bayas ka na dito! Sige, sumama ka na. Huwag kang mo gusto! Sino ka? Ba't ka nandito? Sorry po, Lola. Ako po si Nathaniel. Anak po ako ni na Tate Abner at Nanay Beth. Wala akong pakialam kahit sinong magulang mo, ha? Bakit ka nandito? Ha? Umalis ka na. Trespassing ito. Ipapupulis kita. Huwag po. Gusto ko lang po talaga kayong makausap. Ayoko makausap ka. Umalis ka na rito. Umalis ka na! Sorry po. Dimas? Ate! Sino yung babaeng yun? Parang ngayon ko lang nakita yun. Ang wala, ate. Kakilala ko lang. Naku, anong wala. Kilala kita, Dimas. Niligawan mo yun, ano? Siguro naging girlfriend mo yun, ano? Hindi ko nga tinuloy. Panliligaw ko dun, eh. Eh, bakit di mo tinuloy? Eh, wala pa naman ako may pagmamalaki. Ito naman, bakit ganyan ang tingin mo sa sarili mo, Dimas? Eh, masipag ka namang tao. Tsaka balang araw, magkakaroon ka din ng sarili mong pamilya. Ate, ayos ako sa ganito. Eh, ingit nga ako sa inyong dalawa ni Bayaw eh. Eh, siyempre, gusto ko rin naman magkapamilya. Pero bago yon, kailangan mapatunayan mo na ako sa sarili ko. Kaya isa yan sa rason kung bakit kailangan ko magtagumpay sa pinasok kong negosyo. Ah, sige ate. Papasok muna ako sa shop ah. Ingat ka. Ah, sige ate. Mahal! Ay, mahal! Ay! Mahal, pensya ka na. Paano kakahanap ng trabaho eh? Huwag kang mag-alala. Makakahanap din ako. Hindi naman ako titigil eh. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Nahahawa ka sa pagiging positibo ko. Ay, siyempre naman, mahal. Oy, hindi bale. Magmimirienda tayo, mahal, ha? Man, sige, gutom na nga ako. Nay, tay! Ay, mga anak! Anak! O, oh, bangkay ng Diyos. May sarap. Si Nathaniel. Teka, eh buong akala namin eh, kasama mo. Ha? Huh?
Nauna kayo ng boyfriend mo. Grabe, ang linaw-lina. Luma itong nakuha kong cellphone dito sa shop nyo. Malamang po, hindi po sa amin binili yan. O nga po, maganda po ang quality ng mga binibenta po namin, miss. Kahapon ko lang binili ito. Mang, maanga na kayo ngayon. Kahapon? Ma'am, teka lamang po, ano po ang problema? Pwede po nating palitan po itong unit na ito. Di mo ba naiintindihan ang sinasabing luma? Ang ibig kong sabihin ng luma, nakaw! Nakaw mga cellphone binibenta nyo dito! Diyan naman po kami hindi makakapayag. Aba! Pati na po kami nag-negosyo rito at saka alam po namin kung saan po nagagaling produkto po namin. Basta magsusumuka sa pulis, sasabihin ko mga nakaw ang mga binibenta nyo dito! Ate Sara, okay lang po kayo? Kilala kita. Ikaw yung ampon ni Mang Abner, di ba? Ano ginagawa mo dito? Pumunta po ako dito para sana makiusap sa lola niyo. Kaso lang po, naabutan ko po kayong nagtatalo eh. Pasensya na kayo ha. Kung ako lang, hindi ko naman kayo papaalisin basta-basta eh. Kaso sa lola, gusto na niyang ibenta yung bahay. Gusto na niyang magkaroon ng pera. Sa takot niya yatang iiwan ko siya. Gagawin niyo po ba yun? Iiwanan niyo siya? Hindi ko namang gustong umalis eh. Kasi ako na lang yung nag-iisang apo na nag-aalaga sa kanya. Kaya lang, nasaktan lang ako sa sinabi niya kanina eh. Ipinaramdam niya sa akin na hindi na niya ako kailangan. Na parang baliwala lang lahat ng sakripisyo, pagsasilbi, pagmamahal na ipinigay. At ipinakita ko sa kanya sa loob ng mahabang taon. Ibig sabihin po ba, no? Mahal niyo po siya. Mahal ko naman talaga si Lola eh. At naramdaman ko yun. Yung pagmamahal na yun sa akin, lalo nung maliit pa ako. Alam mo ba, Nathaniel? Nung bata pa ako, lahat sila sinasabi nila na malupit at masungay to si Lola. Na masama daw ugali niya. Pero sabi ko, hindi totoo yun. Kasi mabait sa akin si Lola. Walang gabi na hindi niya ako binabasahan ng mga kwento dun sa regalong libro niya sa akin. Hanggang sa makatulog ako. Tapos, kapag may oras siya, sinasamahan niya ako maglaro. Kung mahal niya po kayo dati, ibig sabihin po ba, hindi niya na po kayo mahal ngayon? Pwede. Pwede. Galit lang siya. Pwedeng kung ano-anong ideyang sinasabi sa kanya ng ibang tao. Pero tama po ba ako, Ate Sara? Hindi niyo po malalaman ang totoo kung aalis po kayo. Hindi niyo po malalaman ang sagot kung di po kayo magkakausap. Hindi mo na sa siguro ngayon, Nathaniel. Kailangan ko muna mag-isip-isip. Kaya doon muna ako sa kaibigan ko. Una na ako, ha? Hindi ako pwede magkamali. Alam ko okay yung mga unit sa atin eh. Dimas! Ay, boss! Ano pong ibig sabihin po nito? May nag-report sa amin na puro nakaw daw itong ibinibenta mo. Kaya nga po, boss, sinacheck po namin yung mga supplies po namin. Hindi. Kami na mismo mag-iimbestiga dyan. Kami na ang check niya. Eh, boss, eh, okay naman po itong mga cellphones po namin eh. Dimas, sa presinto nga na lang magpaliwanag, ha? Teka lang, boss. Pwede naman pong pag-usapan boss, po natin ito, ha? Presinto na lang. Wala boss! Po dito, boss! Binayara po namin ito talaga. Tsaka mga legal po yan. Wala po dyan illegal. Presinto na nga kayo. Ilabas nga itong mga to. Teka lang po, boss. Boss, tumas. Boss, tumas. Alam mo naman, hindi namin magagawa yan. Sakay na, madadagdagan lang yung kaso nyo kapag pumalag pa kayo. Oh, Nathaniel! Tatay Abner! Saan ka ba nagpupunta? Hinahanap ka ni Nanay Beth mo doon sa gypsy log. Eh, kinausap ko po si Ate Sara. Yung apo po ni Lola Gina, grabe ko po. Pagalitan po ni Lola Gina si Ate Sara. Kailangan ko po silang matulungan. Ganun ba? Ako rin nga eh. Gusto ko makausap si Lola Gina.
Para makumbinsi siya na makabalik na tayo doon sa tinitira natin dati. Ako na po bahala, Tay. Ako na po kakausap sa kanya. Sige. Tay. Hello? O, Dimas? Ha? O, sige, sige, sige. Nantay mo kami. Halika na, halika na. Ano po nangyari? Basta halika na. Basta man, kilala niyo naman yung pamilya namin, di ba? Iyon na nga ang problema, Dimas. Kilala kita. Pero, boss, hindi naman kami gumagawa ng illegal na bagay. Kung lumaban kami, patas talaga, boss. Paano naman nakulong si Dimas, mahal? Hindi ko nga alam, mahal eh. Pero andito na kami ni Nathaniel sa presinto. Kaklaruhin ko yon. Mahal, tulungan mo si Dimas, ha? Huwag mong hayaang mapahamak siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako nang bahala kay Dimas. Hindi ko siya pababayaan, ha? Sige na. Nakulong daw ang Tito Dimas ninyo. Nay, huwag po kayong mag-alala. Nandun naman po si tatay eh. Siguradong hindi niya po papabayaan si Tito Dimas. Thank you. Ma'am ABL. Sir Paul. Aaron. Eh, baka gusto niyo malaman. Eh, kasi narinig ko doon sa mga members ng business club, yung brother-in-law po ni Bartolome, in-raid daw po yung tindahan kasi nagbebenta ng peking cellphone. Ma? May kinalaman ka ba dito? Of course wala. Talaga sigurong malas lang yan, pamilyang yan. Ma'am ABL, excuse po. Tutulungan po ba natin si Dimas sa problema niya? Kasi po member po natin siya. No. Wala tayong mapapala kung tutulungan natin siya. Baka mami, madamay lang ang pangalan ng kumpanya. Kay ikaw, Aaron, siguraduhin mo hindi idadawit ni Dimas ang AVL Business Club na intindihan mo. Go! Excuse me. Saman? Oh, Nel. Napadalaw ka. Bayaw, sabihin mo naman sa kanila na hindi tayo gumagawa ng illegal na transaksyon, no? Nel. Ano namang wala ka na magagawa dito, di ba? Kaya itong mga to, i-detain muna. Ha? Kulong! Detain? Kulong, boss? Boss, hindi namin kakayanin po. Oo, oh, boss. Baka paano tayo doon sila, boss? Huwag kayo mag-ala. Gagawin kayo magagawa ko para hindi kayo makulong. Tingin ko yung mga paninda nyo na haluan ng nakaw na hindi nyo napapansin. Sa tingin namin, mag-abder, isa to sa mga suppliers namin ni Boss Dimas. Oo nga, yung may pinakamurang presyo sa kanilang lahat. Kung ganun, kailangan nyo mahanap yung supplier na sinasabi nyo. Siya magiging susi para malutas tong kaso nyo. Eh, bayaw, baka naman pwede mong gawa ng paraan, no? Baka naman pwede makalabas na kami dito. Kausap ka naman kay Epe, oh. Dimas, alam mo naman hindi ko gawain yan, di ba? Bayaw naman, paminsan-minsan lang naman ito eh. Minsan lang lumapit sa isang tao para humingi ng tulong eh. Sinabi ko, Dimas, lalaban tayo ng patas kung ano lang yung tama. Labo mo naman, Bayaw? Minsan naman kasi, baliin mo yung pinaniniwalaan mo. Bayaw, para din naman sa pamilya mo ito ah. Yan, yan ganyang paniniwala, yan ang papahamak sa inyo eh. Sige, tuloy niya. Minsan naman kasi, Bayaw, dapat hindi mo iniisip mo sarili mo eh. Iniisip mo rin yung ibang tao eh. Kasi iniisip mo kung paano kanila titingnan. Teka lang po, teka lang po. Huwag na po tayo mag-away. Tio Dimas, sabi naman po ni Tata Ebner, tutulungan niya po kayo, di po ba? Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Gagabayan niya po si Tatay.